Okay, so let's solve this problem. Structural theory. So, determine the missing angles, total length, the cable, and tension in each segment. Okay, so yan is cable. Supported siya ng dalawang pin, which is pin A and D. So, alam naman natin na yung pin is dalawang reaction. Diba, vertical and horizontal. So, sa A, since may force na nag-act, 16 kilonewtons and 20, pwede natin sabihin na vertical reaction is upwards. So, this is a Y. And then, meron siyang horizontal reaction. Since tension yung AB, papuntang kanan, pwede natin sabihin na pakaliwa yung reaction niya. This is AX. So, ganun din sa point D. This is dy, then this is dx, ayan. Okay, so harang ko natin gagawin. So kung magme method of joints tayo sa every joint, makukuha natin is at least 3 unknowns kasi ang dami hindi natin alam. So unang gagawin natin is mag-moment tayo. So, kung maisipin nyo, ang moment tayo sa A, 2 unknowns lang, dx and dy na makuha. So, let's summation of moments at A equals 0. So, gagawin kong positive is counterclockwise. Okay. So, anong unang force? Yung 16 kilonewtons. So, 16 kilonewtons, iikot siya pa ganun. Pa, clockwise. Okay, so this that is negative. So, negative 16 times the moment arm, which is 6. Then, yung 20 rin. Moment arm niya is 6 plus 11, which is 17. Then, yung sa point D na yung reaction. So, yung kanyang vertical reaction is iikot pa clockwise. Pa counterclockwise, di ba? Pag ganun. So, magiging positive na yan. Okay? So, plus dy. Moment arm niya is 6 plus 11 plus 7, which is 24. Then, yung dx then iikot ng counterclockwise. So, positive. Moment arm niya is itong 6. Equal 0. So, bakit 6? So, since yung D papunta dito, ang perpendicular distance niya sa A is, ayan, perpendicular distance, which is 6. So, kaya yun yung moment arm niya. Iba yun yung moment arm, yung perpendicular distance niya sa point. Okay. So, simplify na lang natin ito. Meron tayo 6DX plus 24DY equals, calculator ko lang, 16 times 6 plus 20 times 17. That is 436. So, itong equation na to pwede natin i-label as equation 1. Okay, next. Since meron tayong equation na 2 unknowns, dx and dy, kailangan natin, para ma-solve natin, kailangan natin maghanap din yung isa pang equation na ganyan na may unknown na dx and dy. So, paano? Kung mag-moment tayo sa B, magkakaroon tayo ng 4 unknowns na. Kasi may AX and AY sa C, ganun din. So, pwede natin gawin, mag-cut tayo ng section dito banda. Malapit sa DX, DY. So, dito tayo mag-cut. Yan, cut natin to. So, yan. Yan, cut natin yung section na yan. So, dito, pag kinat natin yan, ito yung karalabasan yan. Ito yung point C. Ito yung 20 kilonewtons. Then, yun sa kinat natin dito, yun yung tension. That is tension BC. TBC, then meron tayo dito, ayan yun, 1 point D. So, may angle siya na 35 degrees. Meron siyang reaction dy. And dx.
Then, ang haba nito is 7 meters. Ito. Distance na yan. That is 7 meters. Ayan, okay? So, ang gagawin natin dito is, pwede tayo mag-moment sa D. Ay, sa C. Bakit sa C? Kasi, yung TBC na to, tsaka yung 20 kilonewtons na yan is directed towards sa point C. So, wala siyang movement. Ano lang gagawa? Ang mayroon lang is yung force DX and DY. So, sum tayo ng forces. I mean, sum ng moment at C. Well, 0. Positive ulit natin is counterclockwise. So, itong TBC tsaka 20, wala yan. So, 0. Then, meron tayong DY. So, DY, iikot siya pa counterclockwise. So, positive times moment arm, yung si 7. Then, meron tayong DX, iikot siya pa ganun. So, ang ikot niya is clockwise, so negative. DX times moment arm niya, which is ito. Ito yung moment arm niya. Yan. So, paano natin makukuha ito? Okay. So, focus tayo sa triangle. Ito ba yung natin triangle? Ito yung triangle na yan. Diba? So, this is 35 degrees. Then, this is 7. So, paano makukuha yung side na to? Yung height na yan. So, gagamit na tayo lang. Tangent function. So, tan 35. Diba? Tangent 35 degrees is equal to yung opposite niya, h. Then, yung adjacent na 7. So, meaning h is equal to 7 tangent 35. So, ang moment arm niya is 7 tangent 35 degrees. Equal 0. So, sisimplify ko na lang. So, etong 7, makakancel na to, no? Divide natin both sides by 7. To cancel, cancel. So, magiging, lipat ko lang sa kabila, change sign, magiging dx or tan 35 degrees. Degrees dx minus dy is equal to 0. So, ito yung equation 2. Yan. So, sa calculator, ganito yan. Meron tayong tatawag na ano, so hindi ko mapakita. Mode, equation, tapos, kung naka, iba pala kasi calculator nyo, pero sunod, tuturo din yan, yung paghanap ng ano, system. So, sa akin to ano, sa inyo is naka AX plus BY equal C, yung chata doon, i-click nyo yun. Then, pag-click nyo, i-input nyo yung coefficients. So, una ito, 6, 24, then, 4, 36, then, sunod is, tan 35, sigurado nyo naka degrees, negative 1, 0. Okay, so, makukuha ko is, yung dx is 19.1186 kilonewtons. Then yung dy is 13.387 kilonewtons. Aliana, nag-solve na tayo. So, yun. Diretso na to. So, ano next? Pwede natin makuha yung tension CD. So, consider natin yung joint D. Okay? So, joint D, pwede na tayo mag method of joints. Okay. So, joint D. Drawing natin. Ito yung force TCD. It's 35 degrees. Then, meron tayong DY. 13.387. Then, meron tayong DX. Na 19.1186.
Okay, so anong gagawin natin? Siyempre, magsasum tayo ng ito. Sum tayo ng forces along y equals 0. So, positive upwards. So, meron tayo dito yung 13.387. Then, yung TCD, negative TCD. Anong angle niya? So, ang angle niya is ito, 35 degrees. Ano yung ano? So, this is sine, di ba? So, sine 35 degrees equals 0. So, yan. Mahanap natin yung TCD. Divide lang natin to ng sine 35. So, tension CD is yung ko lang, 13.387 divide sine 35. Yan. So, nakuha na natin. This is 34 kilonewtons. So, ito yung tension CD. Ayan na, okay na. So, next. Singalan ako. Okay. Usipunin. Dito na tayo sa joint C. So, at joint C, drawing na natin. So, dito yung 20 kilonewtons. So, may tension, ano na tayo, TCD. This is 23.34 kilonewtons at angle 35 degrees. Tapos, meron tayo dito yung TBC. TBC. So, dito din natin alam yung angle, yung beta 2. This is beta 2. Yan. So, ganun lang rin. Sum tayo ng forces. At y equals 0, positive upwards. So, 23.34 sine 35 degrees plus TBC sine beta 2 minus 20 equals 0. Okay. So, ito. Constant sila. So, pwede natin solve yung TBC. TBC sine beta 2 is equal to, dipat mo na yung negative 20 maging 20, tapos maging minus to. So, 20 minus 23.34 sine 35. So, this is 6.6127. So, sabihin natin ito na equation 3. Then, ganoon din. Mag-sum tayo ng forces. Underline ko lang. Along x equals 0. Positive upwards. I mean, to the right. Sorry. To the right. So, on yung forces to positive is 23.34 cosine 35 degrees, then minus TBC cosine beta 2 is equal to 0. So, transpose lang, magiging TBC cosine beta 2 is equal to 23.34 cos 35 degrees. So, label natin to na equation 4. So, based sa equation 2 and equation 3 and 4, meron tayo TBC, TBC, cosine, beta, tsaka sine. So, dito, kung ma-imagine nyo, pag i-divide natin yung dalawang equation na yan, makakancel yung TBC. So, divide natin. Oops, sorry. Divide equation 3 and 4. Ayan. So, magiging TBC sine beta 2 over TBC cosine beta 2 is equal to 6.6127 over 23.34
cosine 35 degrees. So, maka-cancel to. Then, ano yung sine over cosine? That is tangent. Tangent beta 2 is equal to, simplify natin to, divide mean answer over 23.34 cosine 35. Okay, so that is 0.34587. So, kunin na natin yung ano arc tangent nito para makuha yung angle na beta 2. So, arc tangent of answer, that is 19.08 degrees. So, may beta 2 na tayo. Okay. Mahanap natin yung isang angle. Then, dahil may angle na tayo, pwede na natin makuha yung tension BC. So, pili lang tayo katang equation. So, ito, equation 4. So, substitute lang natin itong 19.08. Makukuha natin yung tension BC. So, pag substitute mo dyan, i-divide mo lang dito, diba? So, magiging 23.34 cosine 35 over cosine nung 19.08. And that is 20.23 kilonewtons. So, this is tension BC. Okay, so last ano na tayo? Joint B na tayo. Okay. So, joint B. But joint B. Haba ito. Joint B. Try ko lang. Sumura na para tayo sa papel. So, this is 16 kilonewtons. Then, meron tayo yung BC. Ayan. So, this is 19.08. Tension natin is 20.23 kilonewtons. And then, itong tension AB. TAB with an angle which is unknown, beta 1. Yan. So, ganun lang ulit. Sum tayo ng forces at y na lang muna equal 0, positive upwards. Okay. So, ano yung forces? So, negative 16. Then, another negative is itong 20.23 sine 19.08 degrees. Then, yung tension BC upwards, TAB, that is sine beta 1 is equal to 0. So, meron din. Meron tayong TAB. Sine beta 1 is equal to, simplify natin, 0.23 sine 19.08 plus 16, that is 22.6129. Okay. So, next is, sabi natin ito, equation 5. Sum tayo ng forces at x, equal 0. So, positive to the right. Okay. Hindi na mag-cast siya. Sobrang haba. So, ano yung forces? So, to the right, positive yung 20.23. That is cosine of 19.08 degrees. Then, meron tayong TAB minus TAB. That is cosine of beta 1 equals 0. So, TAB cosine of beta 1 is equal to 20.23 cosine of 19.08 degrees. This is equation 6. So, ganun lang. Divide lang natin ulit yung divide equations 5 and 6. So, magiging
tension AB sine beta 1 over tension AB cosine beta 1 is equal to 22.6129 over 20.23 cosine 19.08 degrees. So, mangyayari, this is, cancel yung TAB, magiging tangent. Tangent beta 1 is equal to, wait ko lang, sir, over 20.23 cosine 19.08. That is 1.18277, then take the arctangent. So beta 1 is equal to arctan of answer, that is 49.786 degrees. Okay, then solving for using equation 6 for tangent, I mean tension AB, that is 20.23 cosine 19.08 over cosine of 49.786. Okay, so that is 29.6117 millinewtons. Okay. Kuha na natin lahat ng angle and yung tension sa bawat segment. Lastly, yung length ng cable. So, ayan. This is unang cable drawing natin. AB. Tapos, bumaba siya. Paano yun? Okay. Ayan. Then, umakyat. Ayan. Okay. So, may mga angles tayo. This is 49.786 degrees. This is, angle nito, 19.08 degrees. Then, this one is 35 degrees. Then, yung length is 6.117. So this is 6, this is 11, then this is 7. So paano natin ito makukuha? So yung length AB muna. So length AB is equal to, so ano to? May adjacent tayo na 6, angle na 49, and may hypotenuse tayo na AB. So, that is cosine. So, parang kalabasan is cosine. Yung 49.786 is equal to yung adjacent over hypotenuse LAB. So, magiging LAB is equal to 6 over cosine 49.786. Ayan. So, ang length naman natin na BC, ayusin ko lang yung sulat ko. Yan. Sa length BC, ganoon din. Hypotenuse, then ano, cosine, so 11 over cosine 19.08 degrees. Then sa length CD, is ganoon din. Cosine, so 7 over cosine 35 degrees. So, lahat yan i-add lang natin. So, yung total length. Total length. Is equal to, calculator lang, 6 over cosine 49.786 plus 11 over cosine 19.08 plus 7 over cosine 35. Okay, so the total length is 29.48 meters. So this is the answers. So ayan, scan nyo lang. And thank you for watching.